magandang hapon sa inyo lahat. Ito, nandito na naman tayo. Matagal tayong hindi nakapagawa ng video, kaya ngayon nakagagawa tayo. Ito yung ginagawa ko ngayon. Dito ako medyo busy. Yan, meron tayong barrel band. Yan, yan ay para dito. Junior Mangyo po ito. Itong barrel band na to. Maliit ang kanyang clearance ng tank to barrel. So, ganun talaga yung ginagawa ko kapag maliliit yung barrel. Tsaka, ayun, stainless sleeve pa siya. Kaya ganito, halos magkadikit na siya para mas matibay. So, ayan, meron siya screw dito para sa barrel, and then may screw siya sa ilalim para naman sa tank. So, medyo higpit na higpit yan. Ito yung mga spare na o-ring natin. Yan yung o-ring na ilalagay dyan dito sa ating offset. Ito ay spare o-ring din kung gusto niyang gumamit nitong mas maliit, kasi mas madaling i-shoot dyan. Depende na yun sa kanya. Tapos apat na spare screws. Ito Allen bolt yan, para yan dyan sa pagbinutasan na nila. So ganito yung ginagamit. So ito, pinapaliit natin as much as possible yung gawa. Pero as you can see, makapal yung baba kasi yung persado eh. Yan ang ano, dito sa taas eh wala nang problema. Sa side, wala naman din problema kasi naka barrel band naman. Ito yung ano niya, kasi yung kanyang ipapasok sa receiver, yung plenum. Nagkamali ako yung isang pinadala doon sa Mindanao, kasi iba yung napagsukatan ko na tube. Kaya nagtataka siya, bakit sir, medyo malaki. Almost 1 mm yung diferensya, mas malaki. Ngayon, since eto na, butit binigyan niya ako ng ano, reminder, etong huli na gawin ko. Kasi tatlo na yung naipadala ko. Yung isa, okay naman. Siguro nilihan ng konti. So, konti lang naman eh. Konting-konti lang. So, eto, ayan, good naman, makinis naman. Ayan, may kasama na rin siyang gauge, saka yung ano dito, lalagyan na rin natin niya ng pre-na o-ring para dito sa regulator niya. Lalagyan, sasamahan na natin yan dyan para hindi na siya mong problema sa ilalagay niyang o-ring. So ito na yun, din yung mga o-ring para dito sa tangkay. Ito nga pala ay yun nga, almost 16 mm yung kanyang outer diameter ng inside diameter naman dito ng plenum niya. Yan, medyo kininis ko ng konti pero hindi masyado. So yan, makikita niyo yan, sakto-sakto yan. O ayun, oh. Konti-konti lang clearance. Pag nandyan yan, wala nang kalug yan. Oh. Pantay na siya. So ito ay tube ng Junior Mangyo. Gagawa rin tayo dyan later on, kagaya nito, may thread na ito dito, standard naman yan, yung thread ng Junior Mangyo. Lalagyan na natin ng offset, isasama na natin to sa pagbigay sa kanila para, ayun, ako na rin mismo ang gagawa, magsusuksok ng offset dito. Puputulan natin to, puputulan natin yan, dito yan, puputulan natin para dyan na ilalagay yung offset. Kasi maliit lang naman yung parting may aluminum ng ano eh, ng Junior Mangyo, hanggang dito lang siya. Yan, parang ganyan lang. Maiksi lang yon. So dito lang yung putol niyan. Dito lang siya. Tapos yon. Isasama na natin 'to, ikakabit ko na. Ikakabit ko na itong offset niya, para pagdating doon ipapalit na lang niya to doon sa kanyang, tsaka ipapahinang dito yung kabitan ng tornilyo yon. At or lalagyan ko na lang siya ng moving dyan, yung may lock na kabitan ng tornilyo, para maya-adjust niya yon kung saan niya ipupwesto. Nakalagay na dito, tapos konting iuukit na lang ng konti sa kanyang doon sa kanyang mango, doon sa kanyang kahoy. So ayan, kung makikita nyo, so shoot na shoot siya. Ngayon, ipapakita natin na pag may o-ring na,
Yan, yung tamang-tama yung size ng o-ring na yan. Aray ko. Makunat po kasi itong o-ring na to. Maganda klase ito. Swerte na yung mga nakakuha tayo ng ganyan. Ayan, ipapasok niya lang dyan, unti-unti. Yan, nakakab yan. No? Pwede ka pang gumamit ng mas maliit pa nito. Ayan. So, ayan. Hakab na hakab siya kasi hindi man makinis yung tubo kasi hindi pa naman siya talagang dapat lagyan nito. Ayan, oh. Walang kagalaw-galaw yan. Ayan, ganyan lang. Papasok mo unti-unti. Ayun. So, ayan. Ikot-ikot. So, ayan. Wala siyang kakalog-galog. Medyo ramdam na ramdam mo hakam na hakam yung o-ring sa loob. So, ayan. Tatanggalin natin. Kasi hindi mo kasama yung tube. Ayan. So, ito. Ang ipapadala natin sa kanya, ito na yung buo, i-bilag lang natin para mapakita natin na talagang shoot na shoot siya dito. Ayan, konting-konti lang yun. Pag ganito po kasi, sakto halos, manipis na manipis yung clearance niya, yung kanyang allowance, ano po yan, makakasiguro tayo na hindi siya basta sisingaw. Lalo at ganito, double o-ring siya. Single o-ring lang, okay na eh. Tapos nag-double o-ring pa siya. So, ayun. Papadala ko na to, papapick up ko na to. Bukas na kasi ngayon, alanganin na. Kasi nitong, tapos na ito. Actually, tapos na ito. Nawala lang sa isip ko na iba yung tube na napagsukatan ko. Kaya, mas malaki ng kapraso. Pero kuha naman sa liha yon. Kaya lang, wala na siyang magliliha ka pa. Iba-iba talaga pag sa machine ginawa, makinis. So, ipapadala na natin to sa kanya. Ipapak na natin. Kaya binidyo ko muna para makita nyo. Ito dito, lalagyan ko ng o-ring. Ibibigay ko na lang yung o-ring para pag dating sa kanya, yung regulator niya, isiset niya na lang. And then, nandito na rin yung o-ring, hindi na siya mamumroblema. So dito, kung ito yung ilalagay natin, kailangan may teflon pag dito kasi medyo manipis to. Pero okay pa rin siya, saktong-sakto siya dyan. Ayan, kailangan lang may o-ring talaga, may teflon para sumikip. Pero the best na talaga, itong nakalagay sa kanya ngayon, itong nakakabit na to, ito na yung best talaga. Na size ng o-ring na talagang hindi talaga sisingaw. Hindi talaga, mabilis lang pag naipasok mo yan sa loob, okay na siya. Make sure lang na hindi magkakaroon ng sira yung o-ring pag papasok. Pero kahit magkaroon siya ng konting sira, wag lang mapuputol. Hindi naman po basta yung mapuputol kasi pag nilagay mo ganyan, okay na siya. Kasi hindi naman siya hatak na hatak. Ayan o. Pag nilagay mo siya dyan, okay na siya. Talaga makakasiguro. Kahit mas maliit pa dito, yung o-ring na ilagay mo, yung mas payat, okay pa rin siya. Mas madali pa siyang ipasok. Kaya lang, siyempre, mas mahaba yung lifespan nung ganito na talagang nakadikit dun sa mismong isinisil niya. Ito naman eh, kahit mas maliit yan, mas mapayat, kapag tinulak ng hangin yan, na mag-i-expand na rin. Talagang, yan, kasi kahit lagyan mo ng mas maliit pa rito yan, nakalampas pa rin siya. At hahakab pa rin yan dun sa tube. Kaya wala kayong magiging problema. So, okay, dito na lang at kita ko lang yung progress ng ibang ginagawa natin. Hindi ko na sa inyo, siguro sa sunod na lang, papakita ko ulit kung ano yung mga ginagawa natin ngayon. Tsaka ito po, kasi marami na akong naiship na pang kagaya noon, Junior Mangyo lang natin, last week, meron tayong lima na naipadala sa kanila na ganito, Junior Mangyo. Kaya lang, yung napadala ko nga sa Mindanao, medyo na konti. Lampas at 50
lampas 0.50 mm yung ano niya, laki niya. Kaya yun naman, madaling pagka niliha mo, kaya siguro hindi na nagsabi sa akin. Ito lang isa nabanggit sa akin, yung huli na pinadala ko sa Mindanao, nabanggit na, sir, medyo malaki pala. Eh, may ano naman siya, parang kapitbahay na machine shop. Pinabawasan niya na lang daw ng konti, madali no? Kasi kapraso lang. Isang ano lang, isang daan lang na umaki na, okay na. So, ayun, salamat nga pala sa kanya. At hindi ko na ano yung pangalan, laksin dami, nakakalimutan ko eh. May mga ano tayo, meron tayong Nimrod, Taurus na threaded yung offset niya. Mas ano kasi ang offset para sa Taurus at saka sa Nimrod kasi parehas halos yun ang sukat ng yung inner diameter ng tube. Ngayon, kaya po pwede siyang gamitin doon sa dalawa. Kaya yung ano natin kasi at available natin ngayon is threaded. Available na yun natin yun ngayon. Threaded siya. Kaya lang, iti-thread nyo pa rin yung dito. Yung dulo, yung pag pinutol nyo yung Taurus o kaya Nimrod, mag-thread pa kayo dito sa loob. Papathreadan nyo sa ano, para magkasya. Kasi threaded nga siya. Kasi pag na makapal yung tube, tapos bakal, ginagawa ko, yun na, maliban ako, mag-request yung nag-order na gusto niya, pasuksok lang, ganito lang, susuksok niya lang. Tapos yung advice ko kasi, lagyan ng pin sa ilalim, kahit isa lang, parang iskopeta, may pin siya doon sa pinakalak. Yung ganun din yung mga iskopeta, tsaka yung ibang, ano, yung, kahit yung mga foot pump, mga ganyan, may pin siya dito, binubutas yan, kasama yung tube, ganyan. Kaya ganyan, nakapasok siya, bubutasin gano'n, kasama to. Tapos, bolt and nut yung ginagamit kong, pag ako yung nagko-convert, ginagamit kong pin sa kanya is bolt and nut na. Para siguradong hindi siya kahit walang lamang hangin, let's say maubusan, mawili ka sa pagano, inubos mo na yung hangin, eh hindi siya kakalog-kalog at saka hindi siya mahuhulog. Pag pin lang kasi, may tendensyang mahulog kapag wala nang hangin. Kaya ganun yung ginagawa ko, pin talaga yung inilalagay ko. Tsaka yun, mas matibay yun. Kasi pag nag-pin ka dyan, hanggang doon sa dulo, kailangan niyang tangusin para makalabas siya. Eh, may medyo malalim din naman, no? Makikita niyo. Ito kasi yung bukana nito, malaki. Tapos paliit sa loob. Kaya kailangan niya munang, ano, kaya mas matibay yung gano'n, kahit isang pin lang. Pero dito, ang gagawin niya is, itutornilya niya. Ito. Ititread niya yan sa tube, at saka thread din dito ng konti. Ayun, parang hindi siya gagalaw. Kasi pag nagkahangin na yan, pupwesto na naman yan eh. Magsisit na yan, wala ka ng problema. Ang ano mo lang dito is, kapag hindi siya nakatread, may possibility lumuwag yung mga butas. Pati doon sa tubo. Pag lumuwag yan dyan, kakalog yan. May tendensyang mahulog. Kaya, ang mas maganda nakatread. Eto naman, hindi siya gagalaw kasi halos saktong-sakto yan. O, konting-konti lang allowance yan. Ayan. Sukat na sukat yan para dyan. JR Mangyo Patrol itong paglalagyan niya nito. Anyway, yung Tirano, yung ibang model na Mangyo, parehas lang din naman ang tube. Maliban doon sa Baby Mangyo, yung maliit, yung maikse. Parang mas maliit yung mga tube nun. Mas maliit yung, ano, kasi nagkaroon na ako nun eh. Ginamit ko na rin yung dati. Mas maliit yung, ano niya, yung plenum niya. Kaysa dito sa JR Mangyo, dito sa Tirano. Ayan. So, hanggang dito na lang po. At pasensya na doon sa may-ari nito kasi ngayon ko pa lang may papasok, may entry kasi wala akong naging busy ako kanina. Kaya bukas po ng 10 a.m. ito mapipick up dito. So ayan pala yung size ng ano, tangkay niya is
Ayan. Oh, 16.16. Ayan. So, 16.16 pero may ano to ah. Ayan. Ulitin natin. 16 ganun. 16.16 talaga. So, ayan. Maraming salamat sa inyo lahat. At sana ay patuloy yung inyong pagtangkilik dito sa ating ano channel tsaka sa ating mga ginagawa. At isa-isa ko kayong gano'n yung mga ating hindi ka naasikaso maigi yung YouTube madalang makapag-upload lately. Pero sisikapin natin, bumalik tayo sa dati sa pag-upload.